Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropical, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento nga na naman, and yun, na-sure kayo si kasama ko na naman si Kuno Koy, na na-request niya na dapat daw sa harap siya para maganda-ganda exposure niya. Kahit wala pa siyang mukha. So, yan. Pero parang, wait lang ha. Iyat kita. Yan lang, OC. Huwag ko daw siyang iyat. Parang daw malapit siya sa frame. Kasi, outfit niya rin daw. Outfit ka pa rin daw kahit ano. Kahit wala pa siyang, kahit wala pa siyang mukha. No? So, init. So, yun. Panibagong araw, panibagong kwento na naman nga tayo. And we are sa Luista. Ay, yun na pala, may kasama na pala ako si Colorway na nga pa. Tama ko. No? So, yun, since wala si Baby Motmo, eh, magkwekwentuhan tayo. No, kasama si Colorway, yung at ang aking 3D Origami Bee. No? So, subscribe na kayo para kung gusto niyo lang naman na pang-display ito. No? But matatapos din ito, ginagawa ko lang, ano, lalagyan kayo ng bulaklak dito. No, ang bala ko dyan eh, 3D origami tulip flower. No, so, yun. Well, ang pag-uusapan natin ngayon is yung part 2. No, part 2 ng mga kinaiisan ni BF, KGF. No, so, yun. Itutuloy lang natin yung kwento for today. No, so, yun. Tara, kwentuhan tayo. John, yung una natin sa mga pinainisan ni BF, ni GF, ito, maraming ano eh, yung tinatawag kong ano, listener. Ito kasi yung ugali ng babae na ang hilig-hilig maglista ng mga kasalanan ng mga boyfriend nila. No? So, to the point na minsan, dun sa listahan na yun, eh, merong hindi naman totoo. No, so yung may mga girlfriend kasi na nag-aasumere. No, so lista na lista ng ganito, kaso ganito, kaso ganyan, kaso ganito. So, halimbawa, malandi ka kasi. And malandi ka, maano ka, yan mamero ka, siguro pag tagal-tagal, mababae ka na, gagawin. No, so nililista na sila ng mga hindi kaaya-ayang mga ugali na kahit naman hindi ginagawa ng mga boyfriend nila. Eh, sinasabi nila. No? So, siyempre nakakainis yun, di ba? So, parang hindi mo na pinagkakatiwalaan yung boyfriend mo eh. Diba, no? So, sa mga millennial ladies dyan, eh, medyo, kung, alam ko namang malakas ang instinct sa mga babae. No? Pero, wag naman sanang dumating sa point na pinagdududahan nyo na yung sincerity. No? Ng mga boyfriend nyo. Kasi, nakakainis talaga yun, di ba? All the people, ikaw pa yung magsasabi sa kanya ng gano'n na kahit wala siyang ginagawa, eh, ina-assume mo. Diba? No, so, mga millennial ladies, huwag naman tayong maging advanced mag-isip. No? So, mahalin niyo yung boyfriend niyo, mahalin niyo lang. Diba? No, so, huwag yung pagdudahan. Kung may nagawa mo silang kasalanan dati at pinatawad niyo sila, patawarin niyo sila. Diba? Hindi ko sinasabing kalimutan niyo yung ginawa. Pero huwag niyo nang ibalik. Diba? Huwag niyo nang ibalik at isampal sa kanila yung nagawa nilang kasalanan. Diba? And yun. And yun. Yung next natin. Ang init. Sa mga sa mga kinaiinisan ni BF, KGF is yung ano, yung tinatawag kong TikTok. Ito yung ugali ng mga babae since millennial age na nga tayo. No? So, maraming mga babae ngayon na walang ginawa kundi mag-social media. Yan, Facebook, Instagram, Twitter, post ng ganito, post ng ganyan. Ang pinakamalapit kasi dito sa social media is ang purpose talaga nito, di ba? Dapat pag-connectahin, pagsamahin ang mga magkakalayo. Pero ngayon, ang nangyayari, pinaghihiwalay nito ang mga magkasama. Diba? So, yun nga, magkasama kayo, pero
Yung girlfriend naman, yung busy sa pag-social media, pag-focus, pag-update ng status, no? So, parang kawalan kasi ng respeto yun sa partner mo. Diba? No? So, kung magde-date lang din kayo at ganyan ang gagawin nyo, no? So, huwag na lang kayo makita. Siguro sa Facebook na lang kayo mag-usap. Kasi diba, para sa akin, yung ganong sistema, kawalan ng respeto sa partner yun. Kasi parang pinapakita mo na mas importante yung pag-update mo ng status mo kaysa sa relasyon nyo. Diba? So, kahit naman siguro sa inyo, aywan ko kung may mga boyfriend, comment nyo down below kung gano'ng mga girlfriend nyo na pinapayagan nyo. Pero para sa akin, dapat hindi. Diba? Kung magkasama kayo, ibigay mo na yung oras mo doon sa partner mo. Diba? Hindi yung isang 6 days nag-ano kayo, tapos pagdating ng magkasama na kayo, hindi ganyan pa gagawin niya. Diba? So, medyo ayos-ayos tayo. And yun. And John! Biglang sumama sa atin sa baby. Hi ka, hi. Ah, baby mama. John! So, yun. Biglang nagkaroon ng kasama. O yan, no? Si Nicolokoy. Iharap ko rin daw siya. Para kita-check sa prank. No, so, yun. Yung next natin, sa mga kinaiinisan, yung BF, KGF, is yung tinatawag kong post-dated. No? Post-dated. Ito yung, ito yung ugali ni GF na, ito yung ugali ni GF na lahat na lang ng bagay ay ipinapost. Ultimo pag-aaway nila ng boyfriend niya, ultimo yung kung nasan sila, kung anong gagawin nila, yung plano nila sa susunod na araw, plano nila sa susunod na linggo. No? So, pinopost niya. So, nakakainis yun kasi parang wala na kayong privacy. Diba? No? Wala na kayong privacy kasi lahat pa lang ng bagay, ipinopost mo. Diba? Ito kasi, para nasa relasyon ka, merong mga bagay na, merong mga bagay na hindi mo na dapat pang i-post sa social media. Diba? Ang tuwas. Hindi pa tingin ako ng yan. Hindi mo na dapat i-post sa social media kasi ano yung lady? Private, ano yung lady? Diba? So, dapat mga millennial ladies, no? Pipiliin nyo rin kung anong i-share nyo sa social media. Diba? Hindi lahat ng bagay dapat yung i-share. Diba? Lalo na kapag meron kayong relasyon, no? Huwag nyo lang i-share kung nasan kayo, kung anong gagawin nyo, kung anong plano nyo, di ba? Plano nyo yun. Dapat kayo lang dalawa yun. Di ba? So, huwag masyadong post-dated ha. And yun. And John, next natin sa mga kinaiinisan ni BF, KGF. Ito, medyo marami mga gantong babae. Yung tinatawag kong hearing aid. Yan, di ba? Hearing aid, nakakatulong para makarinig ka, di ba? Pero ito yung ano ng babae, ugali ng babae na ito yung ugali ng babae na hindi nakikinig sa BF. Diba? Hindi nakikinig sa boyfriend kahit na anong explain ng boyfriend, di ba? Hindi pinakikinggan. So nakakainis yun, di ba? So ikaw, di ba? Ikaw explain ka ng explain. Diba? Kahit wala ka naman dapat i-explain. Pakita dyan. Pero dahil ayaw mo mainis ang girlfriend mo, nag-e-explain ka. Ang problema lang dito, at ang nakakainis dito, is hindi sila makikinig sa'yo. Diba? Isa yan sa mga pinaka-nakakabuisit na ugali ng mga babae. Diba? Yung hindi nakikinig. Ay, wala na. No? So, yun dapat, mga millennial din. Makikinig kayo sa mga boyfriend nyo. Ano? Diba? Kasi, lalo na kapag pag tinatopak lang kasi. Diba? So, yung mga bagay na wala namang dapat ikagalit nagagalit nyo, nakakainis yun. Diba? Tapos at the end of the day, yung mga boyfriend nyo pa yung mga nagsisorry sa inyo. Diba nakakainis yun? Yung hindi ka pinakikinggan. And yun. And John! Parang tuwan-tawa ka na dyan, Mota. Ha? Nasa na? Yung next natin,
sa mga kinainisan ni BF kay GF, ito, marami rin mga ganito mo din yung ladies. Although, kahit hindi ano eh, hindi girlfriend eh. Yung tinatawag kong thinking out loud. No? Ito yung mga ugali ng babae, karamihan ng babae, na sasabihin lang kung anong nasa isip nila. Diba? Kung anong gusto nilang sabihin, sasabihin lang, na hindi na iniisip kung masasaktan ba yung sinasabihan nila o hindi. Diba? Basta kung ano yung lumabas sa isip nila, sasabihin nila, hindi na nila iniisip kung makakasakit ba o ano. Diba? Hindi na nila iniisip. No? Ito, maraming babae na ganito ugali. Diba? So, kung meron kayong relasyon, diba, isipin nyo muna, oh. Oh. Isipin nyo muna kung makakasakit kayo ng damdamin ng iba. Hindi yung kung ano lang yung lumabas na biglang mag-pop up sa inyo, ay sasabihin nyo. Diba? So, ilagay nyo yung sapatos nyo. Ay, ilagay nyo yung paan nyo sa sapatos yung sasabihin nyo. Diba? At kung anong mararamdaman nyo kapag sa inyo sinabi yun. Diba? Lalo na kapag may partner kayo. Diba? May boyfriend kayo. No? So, isipin nyo rin kung masasaktan yung boyfriend nyo. Uy, huwag. Hindi yung porket boyfriend nyo sila, komportable na kayong sabihin kung anong gusto nyo sabihin. Diba? May damdamin din yung mga boyfriend nyo. May damdamin din yung mga yan. So, dapat isipin nyo rin yun. Diba? At intindihin nyo sila. Diba? And John. And John. Thanks for watching for today's video. And sa kalagitnaan po ng video, ay bigla sumulpot sa baby mot. Bo. No? Bigla siyang sumulpot. And buti na lang nakasama natin siya kasi namisa sa kabila kanini. No? So, tuwan-tuwa siya sa 3D origami base natin. No? So, So, yun. No? So, thanks for watching for today's video. And sana maraming alam ko. No, I know na marami na karoon sa millennial men ngayon, no, na maraming ganito yung ugali. No, so ang para sa akin, tip ko sa inyo, no, so huwag kayong masyadong papatakot sa mga girlfriend nyo, lalo na kung nasa tama kayo, kasi alam ko naman na karamihan ng babae, lahat ng babae may toyo, no, so kasama talaga sa buhay, pero syempre kung wala na sa wisyo yung mga pinagsasabi nila, eh you stand. Diba, you stand for your yun, pinaglalaban. Kasi English pa yun, no? No? So, may karapatan din kayo, diba? At saka, sa mga lalaki, huwag kayong papayag na tatakutin kayo ng mga girlfriend na, sige, hindi mo ko aanan, iwanan kayo. Yung mga ganyan. Tapos, yung parang inaan nila yung pagtababae nila. Diba? Which is, mali yun. Kung talagang mahal kayo ng mga girlfriend nyo, or kahit ng kasama nyo, diba? Hindi dapat sila i-ano yung pagiging babae nila. Diba? So, humihingi nga sila ng equality. Diba? Humihingi sila ng equality. Pagkatapos, pag meron silang gusto makuha, gagamitin nila yung pagiging babae nila. Diba? Nasaan yung equality doon? Diba? Na dapat susuyuin sila ng lalaki, ganito, or aano sila. Mali yun. Dapat, kung ano, sa relasyon kayo, equal lang. Diba? May nakikinig at may magsasalita. Tapos yung magsasalita, makikinig din. Diba? So, yun. Nana. So, yun. Thanks for watching for today's video. And, don't forget to like, share, comment, subscribe. And, click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aming daily vlogs na yan. Nakasama natin sa Baby Motmot. At, hindi sila ko pamimigay natin yan. No? So, medyo tuwan-tuwa siya sa video recovery natin. No? So, yun. Subscribe lang kayo para makuha nyo ito. No? Yung 3D origami base na no? Pamimigay natin ito. And, yun. No? So, see you when I see you and bye! Simba! Ay, ikaw lang kayo na magsasa. Thank you.